narito na nga po muli ang listahan ng first batch of distribution ng cash cards para sa ating mga senior citizen ngayon pong araw, December 29, 2020, araw ng Martes. Mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Welcome back to my channel, and for our today's video, narito na nga po muli ang listahan ng first batch of distribution ng cash cards para sa ating mga senior citizen ngayon pong araw, December 29, 2020, araw ng Martes. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Muli, sa ating mga Pasigueños senior citizen, ang aming pong paalala, kung sino lamang po ang nasa listahan na ipinost ng Pasig PIO, yun lamang po muna ang makakatanggap ng cash card para sa first batch, kasi magpo-post naman po muli sila ng para sa second batch. Number 2, hindi na po kailangang pumila ng maaga sa venue. Pumunta sa venue or pumunta lamang po kayo sa venue ayon sa nakatakdang schedule at depende sa simulang letter ng inyong pong apelyido. So kung hindi pa nga po kayo ang naka-assign o kung wala pa nga po sa listahan or sa schedule ang inyong mga pangalan, eh hindi nyo po muna kailangan pumunta dun sa venue para maiwasan po natin ang pagdagsa ng maraming tao tuon sa site na pupuntahan ninyo. Number 3, pinahihintulutan na ng Land Bank ang pagkuha ng cash card sa pamamagitan ng mga authorized representative. Dalhin lamang po ang mga sumusunod na requirements. Letter A, original at photocopy ng valid ID ng senior citizen or pwede na rin naman po ang inyong OSCA ID. Letter B, original at photocopy ng valid ID ng authorized representative. Letter C, authorization letter na pirmado ng senior citizen. At letter D, proof of flight ng senior citizen. Halimbawa, litrato ng senior citizen na may hawak na diaryo ng petsa ay sa araw ng pagkuha ng cash cards. O kaya naman, katabi ng TV na may naka-reflect na petsa ng araw ng pagkuha ng cash cards. Kung wala ang mga ito, maaari ring mag-video call o phone call ang Land Bank upang malaman ang kalagayan ng senior citizen. Actually, merong nag-comment nito sa isa sa mga na feature blog ko. Ang sabi, bakit kailangan pang ipakita ko yung may hawak ng dyaryo o yung mga picture na ganyan kung talagang bedridden. You know what, mga TV natin, syempre, sa panahon natin ngayon, kailangan talaga natin ng proof of legitimacy, kung legit ba talaga na buhay pa or what ganito. Kasi syempre, hindi naman natin may iwasan yung mga, marami na sa atin talaga, marami sa panahon natin ngayon ang nagloloko. Kaya kung ano po ang hinihiling requirements po para maibigay po ang cash cards ng ating mga senior citizen, so we should obey na lang po muna para at least mas mapabilis lang din yung proseso natin. Okay? Okay, ngayon naman po ay mag-proceed tayo sa mga barangay na naka-schedule ngayong araw. Pumunta po tayo sa may barangay Kalawaan. Ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Land Bank City Hall Branch, 2nd floor Pasig City Hall, Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City. At pupunta po kayo sa oras na 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. At ang mga apelyido po na pupunta sa Land Bank Branch na ito ay ang mga apelyidong nagsisimula sa letter N hanggang letter O. Ganon din naman po ang mga apelyidong nagsisimula sa letter P hanggang letter Q. Pupunta po kayo sa oras ng 4 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. Okay, let's proceed naman po sa Barangay Pineda. Ito po yung mga unclaimed cash cards. So, pwede nyo po itong makuha ngayong araw. So, sa mga senior citizen po natin na mga taga Barangay Pineda, shout out po sa inyo kasi pwede nyo po ulit makuha ang mga cash cards na hindi nyo po nakuha nung naka-schedule kayo ng mga nakaraang araw. At ang branch ng Land Bank na pupuntahan po ninyo ay ang DECS branch, Mabini Building, DepEd Compound, Meralco Avenue, Orambo, Pasig City. Uulitin ko po, ang Land Bank branch na pupuntahan ninyo ay ang DECS Building, DepEd Compound, Meralco Avenue, Orambo, Pasig City. Sa oras po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, ang mga apelidong pupunta po sa Land Bank branch na yan ay ang mga apelidong nagsisimula
sa letter N hanggang letter S. Ganon din naman po sa oras ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ang mga apelido na pupunta sa land bank branch na yan ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter T hanggang letter C. Muli, sumunod po kayo sa mga schedule na nakatakda sa inyo dahil mabilis lang naman po ang prosesong yan kung tayo po ay sumusunod sa nakataktang oras na ibinigay po sa atin. Pumunta naman po tayo sa may barangay Palatiw at ang land bank branch po na pupuntahan ninyo ay ang C. Raymundo Branch, Solen Building, F. Legazpi Street, corner C. Raymundo Avenue, May Bunga, Pasig City. Muli, ang land bank branch po na pupuntahan ng mga taga-barangay Palatiw na makakapag-claim ng kanilang cash cards ngayon ay ang mga ay sa branch ng C. Raymundo Branch, Solen Building, F. Legazpi Street, corner C. Raymundo Avenue, May Bunga, Pasig City. At sa ganap na alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, ang mga apelido po na pupunta sa land bank branch na yan ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter S. Ganon din naman po ang mga apelidong nagsisimula sa letter T. Pupunta po kayo sa mga oras na alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ang venue po na pupuntahan ng Barangay Katipunan ay ang bagong Katipunan. Ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa tatlo pang barangay na mabibigyan ng cash cards ngayong araw, December 29, 2020, araw ng Martes. Ito po ay ang mga Barangay Bagong Katipunan, Barangay San Antonio at ang Barangay Santa Rosa. Pumunta po tayo sa may Barangay Bagong Katipunan. Ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Bagong Katipunan Multipurpose Hall. At ang mga pupunta po sa venue na yan ngayong alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga ay ang mga apelidong nagsisimula po sa letter A hanggang letter F. Ganon din naman po ang mga apelidong nagsisimula sa letter G hanggang letter M. Pupunta po kayo sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At pupunta naman po ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter N hanggang letter V. Muli po, pinapaalala po natin kung sino lamang po ang mga apelido na naka-schedule sa mga oras na iyon, doon lamang po kayo pupunta. Hindi nyo po kinakailangan pumunta ng umaga dahil may naka-schedule naman po kayo base sa apelido ng inyong pangalan. Pupunta naman po tayo sa may Barangay San Antonio. At ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang San Antonio Barangay Hall. Dito nyo po makukuha ang inyong cash cards. Ganap na alas 9 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga, ang mga apelido po na pupunta dito ay ang mga nagsisimula sa letter A hanggang letter C. Sa ganap naman na oras na 10:30 a.m. hanggang 12 o'clock noon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter D hanggang letter K, kayo lamang po ang pupunta sa mga ganitong oras. Pagpatak naman po ng alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter L hanggang letter O naman po ang pupunta sa venue na ito. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon hanggang 3:30 p.m., ang mga apelidong nagsisimula sa letter P hanggang letter Z ang mga pupunta sa San Antonio Barangay Hall. Dumako naman po tayo sa may Barangay Santa Rosa. Ang venue po na pupuntahan ng ating mga senior citizen ay ang Santa Rosa Covered Court. Kaya naman sa mga taga Santa Rosa senior citizen, dito po kayo pupunta ha, sa Barangay Santa Rosa Covered Court. Sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, ang mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter E ang pupunta po dito sa venue na ito. Pagpatak naman po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, ang mga apelidong nagsisimula sa letter F hanggang letter M naman po ang pupunta sa Santa Rosa Covered Court. Pagpatak naman po ng alas 11 ng umaga hanggang 12 noon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter N hanggang letter V ang pupunta po dito sa venue. Muli, itong tatlong barangay na binanggit ko po ang bibigyan ng cash cards ngayong araw po, December 29, 2020. At ang tanging paalala po muli namin, kung sino lamang po ang nasa listahan, sila lang ang dapat pumunta sa mga assigned venue para maiwasan po ang pagdagsa ng mga tao. Number 2, hindi po kailangang pumila ng maaga sa venue. Pumunta lamang sa mga itinakdang oras po para sa inyo. Dahil syempre, kalimitan sa atin sa kagustuhan nating mauna talaga na makuha talaga ang ating cash cards or makuha yung mga ayuda na para sa atin. Minsan pumupunta talaga tayo ng maaga. Pero dahil nga dito, sa itinakdang oras na ibinigay po sa inyo, doon lamang po kayo pumunta para maiwasan po natin ang aberya at pagdagsa ng ilang mga tao. Number 3, magdala ng isang valid government issued ID or pwede rin naman po ang inyong OSCA ID o privilege card. Number 4,
maaari rin ang pagkuha sa pamamagitan ng authorized representative dalhin ang mga sumusunod na requirements. Letter A, original at photocopy ng valid ID ng senior citizen. Letter B, original at photocopy ng valid ID ng authorized representative. Letter C, authorization letter na pirmado ng senior citizen. At number 5, para sa mga taga-barangay San Antonio na di nakaabot sa kanilang nakatakdang schedule ng 9 o'clock a.m. hanggang 3 o'clock p.m., maaari pa kayong makapag-claim ng 3:30 p.m. at 5 o'clock p.m. sa inyong barangay hall. Uulitin po natin para po sa ating mga tagapakinig dyan at sa ating mga tagapanood at sa ating mga subscribers at sa ilang mga nanonood po dito sa ating vlog, ito pong pamimigay po ng cash cards para sa ating mga senior citizen. Ngayon lang naman po natin may experience na medyo mahihirapan naman po sila ng very light or ng konti. Dahil sa mga susunod na araw, in the near future, in the long run, ma-appreciate nila itong cash cards na ibinigay po nila dahil hindi na po nila kailangan pumila sa mga susunod pang araw at sa mga susunod pang buwan o sa mga susunod pang taon dahil ididiretso na po sa kanilang mga cash cards ang mga ayuda, ang mga financial supports na ibibigay po sa kanila ang mga benefits para sa ating mahal na senior citizen. So ngayon lang po, medyo tiis-tiis tayo ng konti, pero sa mga susunod na araw at mga buwan ay magiging mas maluwag at mas mararamdaman na po natin ang ginhawa. Muli, para po sa mga karagdagang detalye, pumunta po kayo sa Pasig City Public Information Office or Facebook page nila, tapos i-click nyo po doon yung mga kung ano pong barangay kayo, tapos pag-click nyo kasi yung mga link na nakalagay dun sa inyong barangay, malalaman nyo po kung kayo po ay naka-schedule ngayong araw. Okay, maraming salamat po at kayo muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!